Joe, what's up mga ka-brother? Good morning, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. So ngayong araw, may gagawin akong Mazda 323, Mazda Pamilya. Bali, lilinisin ko lang yung brake sa likod, yung brake drum, kasi masyadong maingay. So mga ka-brother, bali ito yung Mazda 323 Pamilya. Bali, ang nito, maingay yung brake sa likod. Bali, lilinisin ko. Ang unang kong gagawin, syempre, release ko muna yung handbrake. Tapos, jinakan ko na. Nakajak na to. Inalawag ko na yung mga tornilyo sa gulong. Tapos, itong isa. Ayan, tinanggal ko na. Bali, nilinisan ko na to mga ka-brothers. Okay pa naman, makapal mo naman siya. Problema lang niya, kaya maingay dahil marumi. Ayan o. Marumi. Bali, ipabalik ko na tong brake drum niya. Ayan pala mga ka-brothers, may dalawang rito, tornilyo. Ayan. Kaya dito natin ilalagay, tatapat yung dalawang butas. Ayan o. Ayan o. So mga brother, ito naman kabila. Ayan. Pinalogan ko na to. Tanggalin na lang itong mga tornilyong ito. Yung mga kabrother, bali tinanggalan ko na ng gulong. Ito, tanggalin nyo to. Dalawa to. Ito yung isa. Ayan. Ano to, Phillips screw. Yung iba naman, wala nito. Wala itong tornilyong ito. Ito, yung iba, walang ganito. Toyota, walang ganito eh. Ngayon, tanggalin natin to, mga ka-brother. Siyempre, maigpit to. Hindi nyo to basta matatanggal kasi marumi nga to eh. Kaya gagawin natin, kuha tayo ng martilyo. Paluin natin dito. Ngayon, kung wala tayong martilyo makuha, ito yung power handle, pwede na siguro to. Ayan to. Ayan. Ayan brothers, ganun lang ang technique. Kung hindi nyo papaluin yan, hindi nyo makukuha yan. Two hands. Ayan. Yung mga ka-brothers. Anong nangyari? Kaya pala maingay mga ka-brothers. Bumigay na to. Ayan o. Bumigay na. Bumigay na yung dikit niya. Ayan o. Nakadikit siya na ganyan. Ayan. Nakadikit siya na ganyan. Kaya pala umingay siya. Dahil bumigay na yung dikit. Kaya ang gagawin natin ngayon, baklasin natin to. Pagkatapos bibili tayo sa auto supply. Okay, baklasin ko muna. Yo, what's up mga ka-brothers. Bali, natanggal na natin ang ang brake shoe. Ito, natanggal na natin. Yo, what's up, good morning. Bali, ngayon pagpapatuloy ko na yung ginagawa ko kahapon na na Mazda 323. Ayan o. Yung sa brake shoe, bali bumili na ako ng brake shoe. Anong nangyari doon, yung brake shoe niya umiwala yung dikit. O ito, bumili na ako. So ngayon ikakabit ko na. Bali, ang bili ko nga pala rito ay 1,000. Ano lang to, replacement. So ikakabit ko na. O yan nga mga brothers. Bali, dito natin ikakabit yan. Ayan. Bali, okay pa naman tong Okay pa naman tong wala pang tagas. Ito mga brothers, bali, ikakabit na natin to.
Simple lang magbalik nito mga ka-brothers. Ayan mga ka-brothers. Nabalik ko na. Lagay na natin yung lock. Ito yung lock niya mga ka-brothers. Ito. Bali, ito yung lock niya. Para hindi gumagalaw ito. Ito yung mga ka-brothers. Lagay sa likod. Ayan. Tapos, alam mo, iipit lang, i-press lang ito mga ka-brother. Pagka-press, gamitan mo ng pliers. Yan. Pagka-press, ikot. Yan. Para malak siya. Nahulog to mga brothers. Ito suot mo rito sa likod, ibutas dito, patagos dito sa harap. Ito, tapos ilalagay mo to para malak. Ayun mga ka-brothers, nilagay ko na. Bale, una ko nilagay ito mga ka-brothers, ito. Ayun o, nakaupo dito. Pagkatapos nilagay ko rin itong isa, ito. Ayan. Pagkatapos nilagyan ko ng lock para hindi siya gagalaw, para hindi siya matatanggal. Ito, lock. Tsaka ito. Ayan. Pagkatapos, nung malagay ko itong lock, ilagyan ko ng spring. Ito. Ayan. Tapos dito sa kabila yan. Tapos, itong isang spring na to. Ayan. Oh. Ito yung pinakalas. Ito. Itong pinakamalaking spring na to. Ayan. So, bali, nakabit ko na. Lilihain ko na lang ng bagya ito. Para pumino. Tapos lalagay ko na itong ano. Lagay ko na itong brake drum. Bale, naliha ko na ito kahapon. Ito na lang lilihay ko. Kaunti lang para lang kuminis. Hindi, magaspang ito eh. Yung mga ka-brothers, bali nalagay na natin ng ano, brake drum. Susunod natin ilagay dito yung gulong na, pero bagay yan, doon muna tayo sa kabila. Yung mga ka-brothers, bali nandito na tayo sa kabila. Tanggalin natin to. So ang muna natin gagawin, tanggalin natin ito yung spring. Ito. Tanggal na ito. Tapos, ito sa spring na maliit. Yan. Tanggalin natin itong brake shoe. Bali ito mga ka-brothers, makapal pa. Kaya lang ang problema, yung partner na sa kabila, umitaw. Kaya siyempre, palitan na lang natin ng parehong bago.
Bali, kabit na natin itong mga kabahagi. Kung paano nyo tinanggal, ganun din nyo ibabalik. Ilagay nyo doon. Ilagay nyo rito sa ilalim. Yan. Pagkatapos nyan, unahin natin itong spring na ito. Ilalim ito. Ito. Gamit tayo ng ito, Phillips screw. Pasok sa butas. Then, yun. Lagyan natin itong lock. Gamitin natin ang plies. Suka natin dito. Itulak natin, tapos ikutin natin yung lock. Yan, nakalock na yan. Ang mga ka-brothers, nalagyan natin itong brake ram. Ang gawin naman natin, lagyan natin itong Phillips screw. Lock to ng ano, lock to ng brake drum. Ba't hindi siya gumagalaw? Bitan natin. Pero yung iba naman, pwede namang wala nito mga ka-brothers. Ang Toyota, bali wala nito. Pero ang Honda meron din. Kasi pag hindi natin pinalapat, pag nilagay natin yung gulong, siyempre nahigpitan na to, luluwag to, baka kumalso. Yeah. Yun mga ka-brothers, bali, kabit na natin itong gulong. Yun mga ka-brothers, bali, natapos na natin. Yan o. Kinabit na natin ng gulong. Bali, kinabit na natin ng gulong pati dito sa kabila. Ayan. Iro-rotos naman natin mga ka-brothers. Tingnan natin kung hindi ba dikit or kailangan i-adjust. So mga ka-brothers, bali, okay na to. Bali, nirotos ko na. Okay na. Bali, ang brake niya may self-adjustment. Kaya hindi mo na kailangan i-adjust. Habang pumapreno ka, ma-adjust siya hanggang sa maging tama na yung adjust niya. Kaya hanggang dito na lang mga brothers, sana ay may natutunan kayo sa aking video. Maraming salamat. Bye-bye.